Sa punto pong ito, makakausap po natin si Dr. Ron Jean Solante, Infectious Disease Specialist ng San Lazaro Hospital. Magandang umaga po sa inyo, Dr. Solante. Hi, good morning. Good morning. Good morning po, Doc. Diane Kirar po ito. Live po tayo sa Rise and Shine Pilipinas. Dr. Solante, unahin po natin yung tungkol po sa iba't ibang variants. Particular po itong South African variant. Ito raw po yung most common sa atin ngayon. Ayon po ito sa report ng Department of Health. Ano po ba yung ibig sabihin nito? At same po ba pag sinabing most common at most dominant, Dr. Solante? Ibig sabihin, ito yung kita na ngayon sa lahat ng mga patients na positive sa SARS-CoV-2 dito sa Pilipinas, no? So, ang implication niyan, ang South African variant is really known to be highly transmissible. So, nakikita yan sa iba't ibang bansa na kung saan itong variant na to ay nagiging dominant na rin. Tumataas talaga ang kaso. Kaya, ang importante dito talagang we have to really implement and follow the minimum health standard protocol na papatupad natin, no, sa gobyerno at sa mga eksperto. Dr. Solante, may napaulat nga po na 6 po na pasahero na galing sa India bago po magkaroon po nung lockdown, nag-positive po sila. Ibig sabihin po ba nito ay nakapasok na po sa Pilipinas yung sinasabing Indian variant? Mahirap magsalita ngayon kung meron na tayong ganitong variant unless meron talagang pagsusuri, no, or testing na nakikita doon sa 6 na Indian. Ang importante dito, ang contact tracing. Dito natin malalaman kung sino yung mga ibang tao na directly in contact with this positive para at least ma-test sila, ma-quarantine sila, ma-isolate para hindi mas makakahawa. Dr. Solante, Gani Oro po. Good morning. Good morning, Gani. Sinasabi po, Doc, na double mutant itong Indian variant. Ano po ba ang ibig sabihin ng double mutant? Ano lang yan, mga terminology lang yan ng mga virologists na nakikita nila na sa isang parte ng COVID-19, no, yung spike protein, dalawang mutations nakikita nila na magkaiba at hindi pareho na nakikita doon sa ibang variant. No? So, whether it's a double mutation or not, no, ang implikasyon nito, mataas ang chance na very highly transmissible itong virus na ito, no? Kagaya ng South African, UK variant, or yung tinatawag natin na Brazilian variant. So, mean, mas nakakahawa nga yan kung mas high risk yan, no? Mas nakamamatay itong variant na ito? At bakit nga po nabanggit nyo yan, Doc? Dahil ang tandaan natin, pag nakakahawa ang isang virus, mas maraming taong mahawaan, tumataas din ang kaso, no? Pag tumataas ang kaso, mas maraming matamaan, especially yung mga vulnerable, tumataas din ang mortality. So yun lang yung kaugnay, pag tumataas ang kaso, dahil sa infectiousness ng virus na to, tumataas din ang mortality. Yun pong mga na-vaccine o mga nabakunahan na, lalo yung mga naka-second dose na po sila, sila ba ay tatablan pa rin ng bagong variants na ito o sila ay protektado na, Doc? Sila ay protektado na, no? So malaking bagay talaga ang pangbabakuna dahil maski meron tayong mga variants na ganitong na-report, hindi ibig sabihin na walang protection yan. Mas meron ka pang protection kaysa walang bakuna. Ayun, no. Sige, Doc, maraming salamat po sa mga impormasyon nito. Malaking bagay po ang binigay niyong impormasyon ngayong umaga. Thank you. Salamat and stay safe. Dr. Ron Jean Solante, marami pong salamat. Bye.